be a total brain damage. That's why nang pagdating nyo sa hospital, pag po kayo magagalit sa doktor, kung itinakbo nyo ang pasyente nyo na sobrang po sa 30 minutes. Kasi ang crucial time natin is only between 0 to 4 minutes. Okay? So sometimes, pagdating sa hospital, comatose, DOA, dead on arrival, partial brain damage, or total brain damage na siya. Okay? So, ang laki po ng tulong ng ating quantum implant. No, ang gagawin lang natin is, while somebody is calling for an ambulance or sasakyan, okay, this is the scene of accident, paupuin nyo lang yung victim, relax, okay, get your quantum implant, open the mouth of the victim, and then bigyan nyo lang siya doon sa ilalim ng dila niya. Then, while you are rushing him to the nearest hospital, lagyan nyo siya dito sa kanya, ulo, okay, dito sa name, okay, basahin nyo talaga, and then down sa spine, okay? So, ito po yung approach natin in case there are emergency procedure, okay? Sadbingguan, dito sa ulo, name, and then dito man, spine, basahin talaga man. Huwag kayong manghinayan, nasabihin nyo, ay, mahal ka ba dito yung may imagine nyo na yung 4 minutes na yung sabi ni Ma'am Lao, 4 minutes crucial time. Wala! Sige, buko din na. No, no, basa ko na siya din na. And then, after 1 minute, na yung pang-hospital. My goodness, malayo pang-hospital. Another dito, another. So, yan ang pang-procedure nyo. Very simple. Okay? So, there are amazing healings, no? Documented testimonies na pagdating sa hospital, wala na. Neutralize na ang blood pressure. Pagdating sa hospital, at least, no matter how expert the doctor is, pag idinating natin yung ating pasyente na patay na, no matter how rich you are, dala-dala nyo isang sakong pera. Pagdating doon, i-declare na, sorry ma'am, sir, ang imong victim is already DOA. You can't afford to see him dead doing nothing. Okay? So, palagpakan po natin ang ating quantum implant. Pwede pata siya sa mga emergency. See? Hindi na siya ordinary yung food supplement, ha? Kala niyo, food supplement lang siya, ha? Hindi. Okay? Oh, what else? Sir, nga kay Konsey, no? Tanang Rayuma? Pwede. Okay. So, anong gagawin natin pag may mga body pains, body aches? Okay? So, the same thing, relax. Get lukewarm water, then towel. Okay? Kung saan yung pain, sir, pakita sa inyong, okay, ganyan, no? Okay. So, lukewarm water, punasan, and then after sa lukewarm water, you substitute it next with our quantum implant. Okay? So, observe it. The pain mag-subside din siya. Ha? Kasi sa sige tayo, pain reliever, masisira po ang ating kidney. Okay? Headache, eyes, may cataract, naibuog, handa ibutang din na, dadan siya gamit. Okay? What else? Rashes, allergy, mabaho ang paa, okay, you just dilute it with water and then lagyan nyo siya doon. Okay? Sakit ang ngipin, so madami gamit ang ating quantum implant. Okay? What else? Okay. To avoid stress or to avoid na mag-shoot up po ang ating blood pressure, you know what are you going to do? Huh? Because there are cases now na yung mga, stay put mo sir, high blood pressure, o yung mag-shoot up ang blood pressure natin, yung iba kahit na nasa sasakyan, magkukulaps, di ba? Nasa daan, nagkukulaps. Pagdating sa hospital, wala na, patay na. Okay? Meron po akong na-share nito, ma'am. Ayaw ko pong, ano yun siya, rest in peace na siya, no? Okay. I said, sir, you use this one. Kasi baka atakinin kayo kahit saan. Ito at least nakakatulong. Okay? Siguro, hindi niya tight. So, okay lang. Hindi ko siya pinilit. No? Walang pilitan dito.
Okay? At ayaw next. Ayaw pa rin sa Jonathan. Next. Next. O ganun lang yan, di ba? Some will join, some will not. So, next. Okay. No, so yun, hindi ko siya pinilit. Okay. Only 3 weeks ago, nagkita kami ng isa ko pang kapitbahay at ang ibinalita niya sa akin, that man's death. Inatake sa puso. Okay? Sigaan lang. So, sana kung may kontunin siya, at least natulungan yun. Yung makatulong yun. Okay? So, stress. Meron tayong cortisol. Alam niyo po ba ang cortisol? Stress hormones po yan. Pag sobrang pressure ang tao, sobrang daming iniisip. Lalo na yung mga negosyante. Sobrang mag-isip. Okay? So, ang nangyayari po yan, ma'am, yung stress hormones natin, para yung demon. Ah, sige, 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 mag-stress ka pa. Mag-stress ka pa. Sige, sige. Okay? Anong ginagawa niya? Siya ang nag-flare up ng iyong what? Hypertension. Okay? Siya ang nag-i-ignite. So, pag mataas na yung ating cortisol, atakihon dyan ka ba? No? So, atakihon dyan ka sa high blood. So, to minimize,